Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Filipino 4, Quarter 2, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Uri ng Pandiwa Ayon sa Panahunan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na malalaman at mauunawaan mo ang mga uri ng pandiwa ayon sa panahunan at makapagsasabi ng sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan. Ano ang pandiwa? Bawat pangungusap ay may isang salita na nagpapakita ng kilos o galaw. Ang tawag sa salitang kilos na ito ay pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, ang masipag na mag-aaral ay laging nagbabasa ng aklat. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nagbabasa. Sumunod na halimbawa, kumakain ng almusal si Rita bago pumasok sa paaralan. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay kumakain. Mayroong tatlong kapanahunan ng pandiwa. Ang mga ito ay pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Pangnagdaan. Ang pangnagdaan ay aspekto ng pandiwa na naganap o kilos na tapos nang mangyari. Halimbawa, sina Ana at Lisa ay namasyal kahapon. Ang pandiwa sa pangusap na ito ay namasyal. Ito ay kilos na naganap na o tapos nang mangyari. Isa pang halimbawa, si Nanay ay nagluto ng masarap na ulam noong isang araw. Ang pandiwa sa pangusap na ito ay nagluto. Ito ay tapos nang mangyari. Pangkasalukuyan. Ang pangkasalukuyan ay aspekto ng pandiwa na nagaganap o kilos na ginagawa pa lamang. Halimbawa, si Jana ay naglilinis ng kanyang silid. Ang pandiwa sa pangusap na ito ay naglilinis. Ito ay kasalukuyang ginagawa pa lamang. Isa pang halimbawa, si Marcus ay nagsusulat ng kanyang pangalan. Ang pandiwa sa pangusap na ito ay nagsusulat. Ito ay kasalukuyang ginagawa pa lamang. At ang sumunod naman ay ang panghinaharap. Ang panghinaharap ay aspekto ng pandiwa na magaganap o kilos na hindi pa nangyayari o gagawin pa lamang. Halimbawa, si Nanita ay maglalaba ng kanilang kurtina bukas ng umaga. Ang pandiwa sa pangusap na ito ay maglalaba. Ito ay hindi pa nangyayari. Ito ay gagawin pa lamang. Isa pang halimbawa, sa Sabado ay maliligo kami sa dagat. Ang pandiwa sa pangusap na ito ay maliligo. Ito ay hindi pa nangyayari. Ito ay magaganap pa lamang. Narito ang ilan pang halimbawa ng aspekto ng pandiwa. Ang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Pangnagdaan, nagsulat. Pangkasalukuyan, nagsusulat. Panghinaharap, magsusulat. Sumunod, naghugas, naghuhugas, maghuhugas. Naglaro, naglalaro, maglalaro. Kumanta, kumakanta, kakanta. Naglakad, naglalakad, maglalakad. Naglinis, naglilinis, maglilinis. Ano naman ang ibig sabihin ng sanhi at bunga? Ang sanhi ay kinalabasan o bunga ng mga pangyayari sa binasang kwento o napakinggang balita. Ang bunga naman ay resulta o kinalabasan ng pangyayari. Halimbawa ng mga hudyat na nagpapahayag ng sanhi. Ito ay sapagkat, dahil, palibhasa,
Ngunit, basahin at unawain ang isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay 4 o'clock habit 4S ng DOH epektibo kontra dengue ni Mary Ann Santiago. Ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Ito ang kasabihang sinusunod ng Kagawaran ng Kalusugan o DOH pagdating sa laban kontra sa nakamamatay na dengue. Marami na rin buhay ang kinitil sa ating bansa, lalo na ang mga bata. Tiniyak ng DOH na bagamat nababawasan na ang naitatalang kaso ng dengue sa nakalipas na mga buwan, ay patuloy ang maigting na kampanya ng Kagawaran laban sa dengue, na itinuturing na all year round threat na sakit dahil kung dati ay tuwing tag-ulan lamang namiminsala, ngayon ay marami pa rin itong nabibiktima kahit tag-init. Particular namang mahigpit ang pagbabantay ng DOH ngayong tag-ulan. Sa ngayon, aniya, ilan sa mga programang kanilang ipinatutupad na nakatulong para mabawasan ang mga kaso ng dengue ay ang vector control activities tulad ng 4 o'clock habit sa mga komunidad at pagsunod sa 4S o search and destroy, self-protection measures, seek early consultations, say no to indiscriminate fogging laban sa dengue. Say yes to fogging when there is an impending outbreak. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim ng kalusugan na si Francisco Duque III na epektibo laban sa dengue ang 4 o'clock habit gamit ang stop, look, and listen approach. Paliwanag ni Duque na ang stop ay nangangahulugan na iwan muna ang ibang bagay at gawing prioridad ang pagpuksa sa mga pinamamahayan ng lamok. Pagsapit anya ng 4 o'clock ng hapon, ang oras ng pagkain ng lamok, ang mga itinalagang grupo ay dapat maghanap ng breeding sites ng mga dengue-carrying mosquito at magpatupad ng sistematikong search and destroy activities laban sa mga ito. Listen entails heeding the instructions from local authorities, community leaders, or work supervisors for asynchronous implementation of the 4 o'clock habit, paliwanag pa ng kalihim. Dagdag pa niya, maaari namang gawin ang naturang sistema ng araw-araw o lingguhan, depende sa pondo at kapasidad ng komunidad. Bahagi rin anya ng 4 o'clock habit ang tukuyin ng mga high-risk area sa lokalidad, pagbubuo ng mga grupo para sa critical response activities laban sa lamok at paglikha ng sistema ng komunikasyon para sa mas mahusay na koordinasyon ng mga lokal na opisyal at mamamayan. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Isulat sa inyong kwaderno o sagutang papel ang mga paraan ng pagpuksa ng sakit na dengue. Magbigay ng 3 halimbawa. Narito ang aking halimbawa. Una, 4 o'clock habit gamit ang stop, look, and listen approach. Pangalawa, 4S, search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say no to indiscriminate fogging, laban sa dengue, say yes to fogging when there is an impending outbreak. At pangatlo, stop approach, ibig sabihin ay iwan muna ang ibang bagay at gawing prioridad ang pagpuksa sa mga pinamamahayan ng lamok. Mga bata, maghanap rin kayo mula sa balita na ating nabasa ng mga paraan ng pagpuksa ng sakit na dengue. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, piliin ang pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, si nanay ay nagluluto ng hapunan. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling! Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nagluluto. Pangalawa, tapos na akong maghugas ng pinggan. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Tama, ito ay maghugas. Pangatlo, binabasa ni tatay ang bagong dyaryo. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling, ito ay binabasa. Pang-apat,
si Amelia ay nag-aaral sa kanyang silid. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Tama, ito ay nag-aaral. Panglima, naglalaro ang mga bata sa bakuran. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling, ito ay naglalaro. Pang-anim, ang pusa ay humiga sa ilalim ng mesa. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Tama, ito ay humiga. Pang-pito, bumuhos ang malakas na ulan. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling, ito ay bumuhos. Pang-walo, kinuha ni Kuya Roldan ang payong sa sala. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling, ito ay kinuha. Pang-siyam, magsisimba sina Lolo at Lola mamaya. Alin sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling, ito ay magsisimba. At pang-sampu, bibili si Lara ng merienda sa tindahan. Ano sa pangungusap na ito ang pandiwa? Magaling, ito ay bibili. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, balikan muli ang balitang iyong binasa. Punan ang chart sa ibaba sa pamamagitan ng pagsulat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa balita. Ang sanhi sa balitang ating binasa ay pagkakaroon ng sakit na dengue. Ang bunga nito ay maraming namatay lalo na ang mga bata. Sumunod, sanhi, maigting kampanya laban sa dengue. Ang bunga nito ay nabawasan ang bilang ng nagkakaroon ng dengue. Sumunod, ang sanhi, pagpapatupad ng programa laban sa dengue. Ang bunga nito ay mababawasan ang kaso ng dengue. Sumunod na sanhi, pagtupad ng 4 o'clock habit. Ang bunga nito ay masusugpo ang dengue. At sumunod na sanhi ay search and destroy activities. Ang bunga nito ay malalabanan ang dengue. Para naman sa pagsasanay bilang 4, piliin ang angkop na pandiwa sa mga sumusunod na pangungusap. Una, nagsipilyo, nagsisipilyo, magsisipilyo, ako nang ngipin araw-araw. Ano ang angkop na pandiwa? Magaling! Ito ay nagsisipilyo. Pangalawa, tinupi, tinutupi, tutupiin ko ang mga damit ngayon. Ano ang angkop na pandiwa? Magaling! Ito ay tinutupi. Pangatlo, si Nenita ay nagluto, nagluluto, magluluto ng ginataan mamaya. Ano ang angkop na pandiwa? Magaling! Ito ay magluluto. Pang-apat, shhh! Huwag kayong maingay kasi natulog, natutulog, matutulog nang mahimbing ang sanggol sa duyan. Ano ang angkop na pandiwa? Magaling! Ito ay natutulog. At panglima, umalis, umaalis, aalis na sila kanina. Ano ang angkop na pandiwa? Magaling! Ito ay umalis. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Isulat ang tamang panahunan ng mga pandiwang nasa panaklong. Una, ang nasa loob ng panaklong ay kumilos. Ang maagap na bata ay patlang agad sa paggawa ng anumang gawain. Ano ang tamang panahunan ng salitang kumilos? Magaling! Ang tamang panahunan ay kumikilos. Ang maagap na bata ay kumikilos agad sa paggawa ng anumang gawain. Pangalawa, ang nasa loob ng panaklong ay tawagin. Si Mang Ambo ay lagi naming patlang kapag may problema sa tubig sa aming bahay. Ano ang tamang panahunan na ating gagamitin? Magaling! Ang tamang panahunan ay tinatawag. Si Mang Ambo ay lagi naming tinatawag kapag may problema sa tubig sa aming bahay. Pangatlo, ang nasa loob ng panaklong ay tumulong.
Ang mga kabataan sa aming barangay ay patlang sa paglilinis ng kapaligiran. Ano ang tamang panahunan ng salitang tumulong? Magaling! Ito ay tumutulong. Ang mga kabataan sa aming barangay ay tumutulong sa paglilinis ng kapaligiran. Pang-apat, ang nasa loob ng panaklong ay maligo. Masaya ang mga bata tuwing sila'y patlang sa malinis na ilog. Ano ang tamang panahunan sa salitang maligo? Magaling! Ito ay maliligo. Masaya ang mga bata tuwing sila'y maliligo sa malinis na ilog. At panglima, ang nasa loob ng panaklong ay kumulo. Inay, patlang na po ang sinaing. Ano ang tamang panahunan sa salitang kumulo? Magaling! Ito ay kumukulo. Inay, kumukulo na po ang sinaing. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang anim. Isulat sa iyong kwaderno o sagutang papel kung ang pangungusap ay tumutukoy sa sanhi at bunga. Una, nais niyang mapangalagaan ang kanilang bukirin laban sa mga insektong sumisira nito. Ito ba ay sanhi o bunga? Magaling! Ito ay sanhi. Pangalawa, naglagay siya ng mga pamuksa sa insekto. Ito ba ay sanhi o bunga? Tama, ito ay bunga. Pangatlo, nais niyang makaani ng maayos upang hindi maaksaya ang perang kanyang puhunan sa mga pananim. Ito ba ay sanhi o bunga? Tama, ito ay sanhi. Pang-apat, karapat dapat siyang umani ng masagana. Ito ba ay sanhi o bunga? Magaling! Ito ay bunga. Panglima, ipinakita niya ang iba't ibang paraan upang mapuksa mga kumakain ng kanyang pananim. Ito ba ay sanhi o bunga? Tama, ito ay sanhi. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang pito. Kumpletuhin ang talata. Punan ang patlang ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Narito ang talata. Ang mga gawaing may kilos ay tinatawag na pandiwa. Tuwing umaga, pagkagising ko, ay marami na akong nagawang kilos kagaya ng, sagutan na natin, pagsusuklay ng buhok, paghihilamos ng mukha, pagsisipilyo ng ngipin, pagtitiklop ng kumot, at marami pang iba. Tandaan! Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ang sanhi ay kinalabasan o bunga ng mga pangyayari sa binasang kwento o napakinggang balita. At ang bunga ay resulta o kinalabasan ng pangyayari. Mga bata, natapos niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!